Governor Rodin, ilang araw na nakakalipas, ano, na, nakausap namin, nakapanayam namin si Governor Mamba ng Cagayan at siya nga po eh, talagang mahigpit ang pagtutol. Ano, hindi siya approved dito sa dalawang sites sa kanyang lalawigan ng Cagayan na itong gagamitin nga ng U.S. Armed Forces. And of course, one of the sites being in Isabela, eh, pwede po bang makuha ano ang inyong opinion, anong inyong katayuan as far as this is concerned? Actually, Peter, Rica, no, may mga sites na naman na iba dito sa Pilipinas. Eh. Dagdag lamang ito yung apat sa atin. Eh, no? Tama. Pero kung yung makita mo yung mga sites na, na nanodun sila, especially yung Mactan Air Base na ginawa nila, lalo na yung Jensen, ano, kung makita mo yung mga highways na ginawa ng mga Amerikano dyan, napakaganda eh. Tsaka, alam mo, wala namang masama kung i-develop nila economically yung lugar na kung saan sila naroroon eh. At kailangan na rin natin yan eh. Sa akin, ano, para sa akin, ako hindi ako naniniwala na magkakagera naman yan. At kung magkagera man, alam mo yung tinatawag na nung Cold War na MAD, yung mutually assured destruction na tinatawag. Mm-hmm. Pag sila nag-missile-missile na yan, eh kahit pa wala sila dito sa Pilipinas, eh lahat ng tao dito sa mundo eh mamamatay, Peter, Rica. So, para sa akin, ano, kung economically i-develop nila itong mga lugar na kung saan sila naroroon, sa akin, very welcome silang pumunta rito. Mm-hmm. Governor, dito sa sabi nga ninyo, tama po kayo na additional 4 lang ito. Ngunit kapuna-puna, kapansin-pansin, na yung tatlo, dalawa sa Cagayan, isa sa Isabela, ay mukhang halatang obvious na para mas malapit ang jump-off point going to Taiwan, if at all. I mean, doon sa mga dudoso, yun po ang tinitingnan nila. Do you share the same idea? Totoo yan na malapit sa Taiwan, ano, pero kung yun, parang sa, di ba, yung sa Ukraine, di ba, makita natin na nung nilusob ng Russia yung Ukraine, yung mga Amerikano wala namang adito, padala sila mga tangke, mga ganyan, hindi naman sila ginambala ng mga Ruso, hindi naman din sila nagpadala ng jet yun para ano yun nila. Ewan ko yung sitwasyon, ano, kung iba yung sitwasyon sa China at saka sa Russia, no, pero kung ganoon eh, hindi, tingin ko hindi lulusob yung mga Amerikano makikipag-direct na confrontation sa mga sa ano ito sa China eh. Hindi ko nakikita yun eh sa akin, ha, kahit pa nandiyan dyan yung 7th fleet nila na tinatawag. Governor, sabi po hindi naman po ito magiging permanent base, no? Ito ay magiging temporary lamang. Sa tingin po ninyo makakapagbigay ito ng magandang development, let's say economically wise, para sa Isabela? Yes. Actually, may pangako na silang $82 million na nabasa ko, no? Ewan ko kung ano yun. Pero yung sa experience lang natin, yung ginawa nila sa Mactan at saka sa Jensen, ano? Kung makita mo yung mga highway doon, mga ginawa ng mga Amerikano, 6 lanes, tapos yung kapal, 20 yata yung kapal, tapos yung ginawa nila mga airport doon, talagang napakaganda. So, ang laking improvement doon sa mga lugar na kung nasaan sila. Ganun din, ano, pwede kong sabihin ngayon, ano, na nung napili yung Isabela na isang EDCA site, ano, yung mga Chinese biglang nagkaroon din ng interest na pupunta sa Isabela at mag-invest din para ipakita nila, parang agawan ngayon ng ano, iligawan ngayon ng superpowers sa mga lugar na dito sa Pilipinas eh. So pabayaan na lang natin silang ano ito, ayaw sila kung ano yung pag-aaway nila, kung ano yung psychological warfare nila, pero kung makikinabang yung lugar doon sa ano nila, sa pag ano nila, paglagay ng mga sundao, mga equipment na natin na lang, ano, sabihin natin, mga equipment ng Amerikano, yung mga Chinese, pwede rin sila maglagay ng mga, gagawa rin sila ng mga dam, gagawa rin sila ng mga economic activities doon sa lugar na yun na kung saan naroroon yung mga Amerikano para ipakita sa mga Pilipino siguro na, oy, kami rin, tutulong din kami sa inyo.
Wala po kayong pag-alma sa paggamit ng mga Amerikanong sundalo sa mga magiging sa mga gagamitin resources po ng probinsya? Wala naman silang gagamitin resources ng probinsya, Rica siguro, no? Gusto ko ngang pakiusapan sila, kasi alam mo ako doon sa Amerika, hindi ako pinapapasok doon. Saka natin pag-usapan kung ano yung rason na yan, may gusto ako yung paggawa sa kanila na magkaroon kami ng port. Alam ni Peter yan, doon sa apat na coastal towns namin doon sa eastern seaboard natin, sa Pilipinas. Uh-oh. Pinakamalapit kami sa Benham Rice. Sana magkaroon kami ng porto ron, port doon, yung seaport doon, ma-develop namin yung port doon sa tulog ng mga Amerikano or ng mga Chinese, magkaroon tayo ng port doon, saka yung daan traversing Gamu, Ilagan to our coastal areas. 80 kilometers yun, nagawa na ng probinsya yung 40 kilometers, pero sa ngayon hindi pa namin magawa yung 40 dahil nalalandslide kami lagi. Kaya kailangan namin ng tulong sa mga malalaking yung mga lalaking bansa para magkaroon ng survey na mabuti dito sa paggawa ng daan papuntang Eastern Seaboard. Opo, naalala ko yung nangyaring Cessna accident. Yes, Cessna plane, di ba? Opo. Hindi natin mahanap ng isang buwan. So napakahirap dong wala tayong equipment dito panghanap. Nilakad-lakad namin yung pinalakad namin sa mga rescuers. So kung nandito yung mga Amerikano o nandito yung mga pupunta rin dito yung mga Chinese para mag-develop ng mga tinatawag na infrastructure sa internet na lang or palakasin yung internet natin doon or kung anuman mga satellites. Mm-hmm. Welcome na welcome sa amin yun. Opo. Yung mula Kawayan nga hanggang Divilakan, di ba? Kaya nga po kung ginagamit yung mga tinatawag na yung air taxi, yung Cessna, no? Dahil wala talagang daan pa yata man na mahusay. Yeah. Pero dinidevelop po yung mga malalaking resorts diyan, di po ba? Yes, kasi umasa sila na kasi nabutas na rin namin yung Sierra Madre no na Peter doon sa lugar natin. Mm-mm. Nabutas na natin yun Peter Rica no na nakalusot na kami doon mga 3 times na ako nakabiyahe by land doon. Kaya lang parang Cannon Road gumuguho. So kailangan talaga namin ng magandang mga equipment para talaga matignan namin yung mga bundok kung ano talaga ang kinakailangan, kung paano gawin talaga itong mga itong kalsada papunta doon sa para butasin yung Sierra Madre. Opo. So, nangangailangan kami ng tulong talaga sa kung sino man ang makakapagbigay ng tulong, lalo-lalo na yung mga, yung mga mayayaman na bansa. Hindi ba dapat DPWH po yan, Gov? Hindi natin kaya Peter doon sa nagloan na nga kami ng 1 billion diyan at hindi na ginamit namin yung pinakamagaling pa na construction company dito sa Pilipinas na sila Pancho. Kaya lang ganun talaga Parang yung nangyayari sa Cannon Road, hindi natin landslide. Oo. Kung paano yung natural disasters na tinatawag. Gov, nakausap po ba ng DND ang LGU natin kung ano po mga mangyayari if itayo na po simulan ng pagpapatayo na itong mga EDCA sites? Actually, nagkausap na kami ni Secretary Galvez at sinasabi ko naman sa kanya kung anong gusto ng national, lalo na ng ating presidente. Kasi alam mo naman, under naman yung mga local government sa ating Pangulo. So yung policy na itataguyod ng ating mahal na Pangulo, yun ang kailangan namin sundin. At sila kasi nakakakita ng mas malawak kesa sa amin. Siyempre yung view namin, probinsya lang. Pero yung sa presidente, siyempre malawak yung tingin niya at saka yung intelligence network niya. Mas malawak kaysa yun sa nalalaman namin, Rica. So pinapaubaya namin sa kanya kung sinasabi niyang, kailangan ipagamit mo itong pinagpagamit itong base diyan sa Isabela, wala kami masasabi. Governor, nagulat ako sa pagpili dito sa Gamu, siguro you can describe to us if you will please
Ano ba yung mga facilities sa Gamo at bakit Gamo? Di ba na medyo malayo-layo na talaga yun sa ano no? Sa mga siyudad. Yung Gamo actually, diyan yung main base ng 5th Infantry Division. Opo. Yung pinakamalaking ano yun, base militar sa Region 2 actually. Mm-hmm. So diyan army base yan eh. So ang katabi rin niyan doon sa may bandang Ichagi sa baba, may engineering brigade din tayo diyan sa sa may bandang baba. So tingin ko parang base nila yan pagpapadala ng mga equipment siguro doon na may runway Gov. Yes. May runway po ito. Wala. Talagang runway, base militar lang. Yan, eh. Humanitarian lang talaga yung ano dyan. Siguro magtatayo sila ng radar or whatever. Mga pang-humanitarian ano na, mga rescue, parang ganyan. Para mga baka siguro, ewan ko kung weather balloon, kung natawag mga weather balloon. Palipad ng diba? Lobo. Opo, last na lang sa akin, Gov, if I may, ano po. Itong ginawa na ito, no, yung 4 additional EDCA sites nga, this is a radical departure from yung leanings ni Pangulong Digong nung nakaraang administrasyon, no? He was very friendly to China. In this particular case, whether I guess napaka-obvious na na ang leaning ni President Bongbong Marcos is towards the US. Kasi syempre galit ang China ngayon, 'di ba? What do you think of this shift? Do you welcome it or meron ba kayong mga pangamba? Actually Peter, hindi naman galit si China sa atin, 'di ba? Meron mga news nga na yung may mga oil exploration tayong gagawin dun sa may mga joint venture nga tayo sa kanila, 'di ba? Ano man bisan ang kinaano lang siguro ng ating pangulo, hindi ko alam ako ano yung damdamin niya. Pero siguro yung ilang beses kasi pinatawag yung Chinese ambassador dito tungkol doon sa mga Ayugin Shoals ba yan? Saka sa mga fishermen natin. Eh. Opo. Yung mga fishermen na nangingisda doon, na hinaharas lagi nitong Coast Guard ng China. Eh. Doon lang yata nagagalit si ating Pangulo. Eh. Kung ma-assure lang yan na pwede tayong mangisda dyan ulit. At yung nga nangyari nung first term ni President Digong na di ba libre ng isda yung mga fishermen natin doon. Sa mga ano yun, sa mga fisherman's reef kung tawagin dun sa West Philippine Sea. Opo. So wala naman siguro problema. Hindi naman galit si presidente sa kanila actually, or hindi naman nagli-lean ng todo towards the US, pero tingin ko welcome naman pagka makikipag-usap yung mga Chinese sa atin. Uh-huh. Leaning towards yung usapan niyo po kanina ng partner ko, Sir Governor, no, yung hindi siya malapit sa city, tama ba yung military base na ito? May plano po ba kayo na i-develop yung nearby areas? Yes, yun nga ang plano namin i-develop sana. Yung road going to the Eastern Seaboard at magpagawa kami ng port. Kasi tayo, Arika, ang pinakamalapit doon sa tinatawag na Benham Rice. Mm-hmm. Yeah. So kung magkakaroon tayo ng port doon, alam ni Peter yan, kung magkakaroon tayo ng port doon sa apat na coastal towns namin doon sa Isabela, makakatulong mabuti yun doon sa exploration din ng, ng mga resources doon sa Benham Rice. At saka, siguro, pag malapit na tayo doon sa, pag may port na tayo dyan na malapit-lapit at makadevelop tayo ng magandang mga facilities, siguro makaka-explore tayo, baka makakuha tayo ng mga mina-mina dyan at hindi na tayo siguro ma-ano yun. Kasi unahan lang yan eh, di ba? Mm-hmm. Unahan lang yun sa pagkuha ng mga minerals doon sa mga eastern side na yan eh. Pero kailangan, meron kang port at meron ka rin matibay-tibay na naval base para protektahan yung inyong mga ano ito, mga negosyante or mga fishermen na pumupunta roon. Mm-hmm. Wala naman pong sinasabi yung inyong mga constituents, Governor, about maybe fear security-wise? Security tungkol saan, ano, Rica? Inisip ko lang po yung mga hinaing ng iba na baka mamaya maulit yung mga nangyari noon sa issues ng mga foreign soldiers na may mga nagiging crime sa mga Pinoy po. Yeah, oo. Yun na nga inaano namin. Pero parang ang sabi sa akin ni General Aubrey dun sa 5th Infantry Division, yung mga sundalo ng mga Amerikano, hindi yata pinalalabas dun sa mga military bases. Ah. Ewan ko, kakausapin ko pa sila kasi
titingnan natin kung ano sa ngayon may 150 ano na yan, US servicemen doon sa ano yun na naka-deploy yata doon sa loob ng kampo. Ha? Hindi yata sila pinapayagan lumabas. Kasi pag lumabas yung mga yan, kunyari dumami na dumami, ha? Baka maging Olongapo City or Clark City yung ano rin namin, yung Gamboa Isabela. No? Pagkaroon ng maraming ano dyan. Baka maraming patay sindi. Yung mga red district, maging red district dyan. Red light district, oh. Oo nga. Okay. Magkaroon ng Pemberton yung mga. Ay, oh, oh. Babantayin natin ng mabuti apo, sila. Apo. At magiging pag-ugnayan tayo dun sa kanilang mga commander siguro dyan sa ano na yan. Dahil sa pag-uusap naman yan siguro. Opo. Lahat naman yan mapapag-usapan. Sige. Governor Roddy, maraming salamat po sa inyo. Ha. Thank you for joining us this afternoon.